We're here at the Lenny Kiko Volunteer headquarters. I'm going to give you a tour of the place para ma-familiarize kayo. And I'm also going to tell you kung anong po pwede niyong gawin dito kung mag-decide kayo mag-volunteer. Ang first stop po natin ay ang volunteer management section. So pagpasok po nyo dito, you'll see our volunteers who will take your details at bibigyan din po nila kayo ng assignment ninyo na pwede nyo gawin sa araw na yan. So don't forget the volunteer management. Ito naman po ang drop-off station. Dito binababa lahat ng mga dinonate na items. Pwede rin kayong mag-volunteer dito para mag-encode ng mga items. Medyo meticulous yung work na to kasi bawat isang detail kailangan isulat at i-account. Ito naman yung area kung saan nire-repack ang mga rice. At typically 5 kilos po yan. Ito naman yung ating sorting area. Sinusort dito ang mga items katulad niyan para madali itong ma-repack. Pagkatapos pong i-repack ng mga items sa mga bags, ito po ilalagay isa-isa sa mga kahon. Like that. At isisil po ito ng packaging tape at for added protection ng cling wrap. Yung pinaka-need talaga dito sa volunteer headquarters ay yung manpower para mag-unload at magbuhat ng mga items kasi mabibigat sila. Pero kung hindi kaya magbuhat, maraming pwedeng gawin dito sa volunteer's headquarters. So I have been going here for several days now. Nakakapagod po talaga siya. Pero very fulfilling yung pakiramdam after knowing na nakakatulong tayo. At kahit pagod na tayo, pag nakikita ko sila, itong mga ibang volunteers, talagang nagpuporsige at nagsusumika para makatulong. Parang biglang nagkakaroon tayo ng extra ng lakas para makabuhat ulit. Tapos, bonus na rin na nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. Yes! Magbubukas po ulit ang Lenny Kiko Volunteers Headquarters simula December 26 onwards para po sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Pwede kayong mag-walk-in pero better din siguro na mag-register. I'll provide the details sa caption below.